Guys, welcome back again ulit sa ating hashtag Mark Vlog channel. Nandito ulit tayo ngayon sa workshop kasi katatapos lang ng holiday. Ano pa lang, first day ng work namin ngayon after holiday. Monday ngayon eh. July 3. So ito guys, nandito ulit tayo sa workshop habang naghihintay tayo ng mga outside schedule. Pero for the meantime, nandito tayo ngayon at mag-check tayo ng Prince Castle, ano, van toaster. Dalawa. May problema raw. Nag-i-stop yung conveyor niya. Pagka siguro sobrang init. Ang suspect ko rito, thermostat. Ito yung guys, oh. Ito yung guys, yan. Prince Castle. Yung isa nakatanggal na yung ano niya eh. Yung conveyor natanggal siguro pag bubuhat. Dalawa yan. Ito isa yung yan. Ang ano nito, dito nilalagay yung buns sa taas. Sa burger buns dito. Yan, nilalagay yan dito. Hindi maipakita kasi ano, nakatalikod pala. Mataas dito sa area na to yan. Yan. Van toaster. Out of warranty ito kaya ano, i-check natin mabuti para hindi tayo magkaroon ng back jump. So yun muna guys, at samahan niyo ako sa pag-check nitong Prince Castle van toaster. Dalawa yan. Ang karamihan naging problema nito, sabi nila kasi tumitigil ito, no? May motor yan dito, ayan, nakakabit yan dito yung gear niya. Ito yung gear, naka-attach dito sa motor gear. So pag hindi nagpa-function na mabuti ito, yung temperature control niya, may safety high limit yan sa loob, na pag nag-trip, mamamatay pati conveyor lahat, totally shutdown. Nakailaw lang ito, pero walang nagpa-function kahit isa. Para for safety ba, hindi masunog or ano, kasi heater yan eh, baka magkasunog pagka diridiretso. Kaya mangyayari ngayon, i-check natin, obserbahan, at habang inoobserbahan natin, paandarin natin yan para makita natin yung actual operation niya. At yun muna guys, at sana samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to, at ipakita ko sa inyo kung paano repairin at i-check itong unit na to. So let's go!
Yung guys, oh, ito lang yung ano niya, yung gear motor. Tapos thermostat. Ito na yun. Tatlo lang palang parts to, walang high limit. On-off switch. Tapos heater na to. Ito lang pala yun. So ang suspect dito yung ano, yung motor, baka nagtitrip yung ano, external overload niya. Oh, yung internal overload pala sa winding. May safety kasi ito sa winding eh. Sobrang init, nagtitrip. Guys, yung problema niya, tingnan niyo yung blower. I-off ko ah, i-off ko lang. Tapos i-on natin yan. So yung problema nito sa ano, yung motor, gear motor or gearbox. Ano kasi yan eh, pag dumating assembly. Yan. So hindi siya makaikot.